human being constituted or composed of body, soul, and spirit. Let honey explore, hope, believe. The functions. Its functions are: the spirit dictate the desire he wanted, and the soul will decide of that desire. And the body can be seen by your naked eye, the movement to actuate the desire he, she chooses. Shout out mga kababayan. The spirit is the guidance by biblical pattern or a worldly pattern. The soul will be the one to feel either be the joy or emptiness of life. At ang katawan ay ang sumusunod lang kung ano ang napagpasyahan ng espiritu. Malaman mo ang tao kung siya ay magsalita sa kanyang profession, rude ba siya, marites ba siya, o roda, o kung ano man ang pagkatao niya. So magandang araw po sa lahat. Today is a beautiful day, hindi siya umulan. So I am Hanilet. My name is Hanilet. So ang akin, just only to make elaborate sa aking on about sa body, soul, and spirit. So dito muna ako sa spirit. First, God-given is the spirit of life. No? Yung spirit of life, yun ay yung hininga ng tao sa pag-ihip sa ilong ni Adam. So, ibig sabihin, nabuhay siya, it could become a living being. So, nagiging nabuhay siya. No? So, ganun. Yan ang talagang ibinigay ng Panginoon sa tao, yung hininga. Kaya, ano, pagkasala ng tao, na doon sa explanation ko, that the spirit increases because of the human error of decision. Yun na yung pagkasala ni Adam and Eve sa pagkain ng the tree of the knowledge of good and evil. So, anong ibig sabihin the spirit of a human increases? So, example, no? Yang sa character, so, doon sa character, ang tao, hindi mo kasi malalaman kung ano yung character na meron yung tao. So, una sa lahat, kung ang tingin mo sa tao ay para siya mabait, hindi mo alam mabait, na sa ilalim pala ay siya ay manlurugas pala. So, scammer pala. So, marami tayo na dyan na nangyayari dito sa ating generation sa ngayon, that there are a lot of scammers. So, paiba-iba yung pagka-scammer ng mga tao ngayon. So, hindi mo alam na akala mo ang bait, yung pala rebellious. No? So, hindi mo rin alam pag na-meet mo yung tao, ano? Akala mo talaga siya mabait. But when it comes na magsalita na ang tao, dyan mo malalaman kung sino siya. Kung siya ba ay, no? At saka at the first time, hindi mo talaga malalaman ng tao kung ano ugali ng tao. Pero pag nagsama na kayo ng 1 week, meron ka nang nababasa sa kanya. No? Yun pala siya pala, newscaster doon sa mga kapitbahay mo, sa mga ginagawa mo. So, hindi mo alam. Kaya, iba yung, mas iba ang panahon ngayon. Pero, yan siya, nakamit na yung espiritu meron ganun sa tao. Pagkasala pa lang nila Adam, meron na yan. Because Adam, nagkaroon na ng, imbis kay, yung life lang gani, yung the spirit of life, instead na yun lang ang meron sa tao, so nag-increase ang mga espiritu ng tao. Kagaya ng reasoning power, yung si Adam nung
nalaman na ano siya ay nagtago, meron na siyang mga rason. So kung ano yung mga rason nun, basahin niyo sa Bible. So nagtutulakan na sila ni Eva kung ano yung mga rason. No, just like of today's generation, yung mga maliliit na bata ngayon, grabe na kung makarason because of the gadget contribution, no? Sa matatanda, sa mga matatanda na magaling na kung magrason, dahilan sa kawalan din ng kawalan na yung pangangailangan ba minsan sa mga ano, kung ano-ano nila, no? Kagaya na yun, grabe ang scammer, no? Sa cellphone, sa Facebook, kung ano-ano na lang mga ini-scam. Yung nag-upa sa amin, sa kabilang tindahan, na-scam siya ng 500,000. Dahilan lang dun sa Facebook, no? So, diyan mo malalaman ang tao kung siya ay magsalita na, no? Kagaya ng profession, that is a spirit. No, masabi natin, spirit yung profession ng tao kung siya ay magsalita na. Marami ka ba yung mamet sa mga mall, sa palengke, no, sa mga streets, sa mga gatherings, pero hindi mo alam kung anong meron siyang nalalaman. Yan ang ibig sabihin niya, kung ano yung nalalaman niya. Kasi meron dyan mga teachers, mga business personnels, mga negosyante, lawyers, kung ano pa man yan. Malaman mo na lamang yan siya kung siya ay magsasalita. Dahil pag hindi siya nagsalita, akala mo siya ay abogado, yun pala, kicker lang ng abogado, no? Kaya yung mga katulad ng mga sa military kasi, akala mo siya ang opisyal, yun pala, ano lang siya, bodyguard ng opisyal. Kasi yung mga guwapo niyan sila, yung mga nagbebenta ng mga ice cream sa lansangan, hindi mo alam kung ano yung profession meron siya. Lalo na yung sa mga intelligence ng Philippine Army, you cannot define them. Kasi hindi man niya sila magsasalita kung ano siya. So malalaman mo na lang siya kung magsasabi siya. Malalaman mo, kahit na yung pagsisinungaling, that is the spirit of a man. Yan na yung sinasabi, nung magkasala ang tao, the spirit of a man increases by the reasoning power na kanyang gustong irarason. No? Katulad ng mga vices, that is spirit. Yung bisyo ng, paano ko yan? Yung panunugal. Bisyo ng pagsisinungaling, bisyo ng mga kagaya kanina, paulit-ulit kong sinasabing scammer. So, those are spirit, no? Because, basta yun ang spirit, no? Kaya yung ding ugali na namimili ka ng tao, pag mayaman, okay ka. Pag mahirap, hindi mo pansinin. Uwa ko. Madalas natin mapansin, kung maganda, ganun din. So, ganun din ba? Hindi naman tayo mamili talaga ng pangit. Kaya lang, baka sa ilalim, hindi natin alam. Kaya nga minsan yung mag-asawa, sa bandang huli, ang daming nagkakahiwalay, dahil nagkakaalaman kung ano yung merong espiritu meron sa kanya. Kaya minsan, nagkakahiwalayan, hindi nagkakaintindihan. Kaya, ang tao ay kailangan niya ng biblical pattern, kind of spirit, to control the worldly pattern. Kasi, two kinds na yan ang espiritu eh. The first one is the spirit of life na binigay ng Panginoon kay Adam. So, hindi wala pa yung kasalanan. Nung nagkaroon na ng kasalanan, yan na yung tinatawag na worldly pattern. No? Kagaya natin ngayon, mahilig tayo sa mga gadgets, hindi pa man din tayo mamili ng mga mumuraing gadgets. Pag mayroong kaibigan natin na cellphone, parang tayo nangangati na rin ang ating mga kamay. Yun ang naglilid na espiritu. Kung alam mo wala kang pera, yung spirit mo, makokontrol mo. Dahil pag wala kang pera, maaaring pwede kang magnakaw. So, yun ang espiritu meron ka, magnanakaw.
Dahil yun ang bunga ng inggit, ng pagsiselos, no? Na gusto mo rin magkaroon. So, yan ganun. So, as I have been to repeat, there are two kinds of spirit. It is the biblical spirit, the biblical pattern, and the worldly pattern. Kung meron ka kasi biblical pattern, the guidance of holiness ang ating dapat nasusundin, no? It is not the religious order. Because religious order and the biblical guidance as a holiness to follow. So, magkaiba yun. So, minsan kasi, nasusunod natin yung dito ako lumaki, pero baka naman ay mahulog ka naman sa bitag, no? Dahil ang ating kaluluwa, siya kasi yung haharap ng judgment seat of our Lord Jesus Christ. Wala namang pamilya na ang akala bawat namatay nasa langit. Kahit na yung magnanakaw, pag somebody will have to pray for that, akala nila mapunta na sa langit. Ang tao kailangan gagawa siya nang siya ay buhay pa. Wala nang magagawa ang tao pag siya ay patay na. Wala na yung espiritu niya na dapat nakakalinga doon sa mga biblical pattern. No, yung ano na, so yung espiritu ng kanyang buhay kinuha na ng Panginoon dahil yan ang binigay na naman ng Panginoong Diyos sa tao, yung buhay. Pero yung other parts of the spiritual matter, that is the choice of a human being, ng tao, of a man, no, siya na yun na gusto niya na mayaman siya. That is the spirit of gusto niya magyaman. So, minsan, napapabayaan na niya kanyang spiritual matter in the Lord. No? Nagiging worldly, spiritual ang kanyang karamihan. Ganyan ang gusto. So, ating alalahanin, no? What are those, we must have to remember that the five senses, yan talaga yung soul natin. Yan na yung seeing, listening, touching, the taste, and the smelling. So, kung ano yung gain kasi ng spirit, yung five senses kasi natin, halimbawa kagaya ng five senses, seeing, pag nakakita tayo ng may magandang babae, magandang gwapong lalaki or what, so yun ang seeing. So doon tayo nagbabantay. Kung wala kang biblical pattern, ka. So, ganun. So, within the gain of that five senses, yun na yung feeling, no? Pag nakatikim ka ng masarap, the taste, oh, no? So, nagsusunod yung feeling. Tapos ngayon, yung vocal mo of a man, magsasalita yun. Apart ng, ano yan, apart ng bunga ng soul yun. Kaya nga, kailangan natin sa five senses, kagaya ng biblical pattern, if you give praises to God, you mag-vocal ka. Magsasalita yung tao, ay salamat po Diyos, praise the Lord. No? So, yun ang vocal ng tao. Yun na yung bunga ng biblical structure na ibinigay ng Panginoon sa tao. The biblical pattern to, that must be to follow kung gusto mo ng everlasting life. Kasi dalawa naman din yung sinasabing pagkamatay ng tao, the everlasting life and the everlasting death. So, yun ang pinakamahirap, yung everlasting death. So, ganun. Kung ano yung within the spirit of a man, syempre, ang body will actuate the dictate of his her spirit. Yun na yung dictation ng kanyang spirit. So, ang kanyang body mag-actuate. Wala namang ano yung body eh. Actually, yung body, pag namatay yung tao, tagtarin mo siya ng 100. Hindi na yan magagalit. Hindi na yan. Wala na magsasabing aray. The voice is already out. So, yung bunga ng soul na yung feelings niya, yung pag nararamdaman, basta yung feelings, that is one of the gain of the
soul. Siya, nakakita siya, oh, ang ganda niya, so mag-vocal. So, ang pangit niya. Pag nakahawak ka ng ahas, ay! So, iba yung, ano mo, iba yung feeling mo. Uli, pag naka-spill ka ng mabaho, so, hindi mo matiis yun. Nakahanap ka ng mabaho. Kaya lang, minsan yung asawa, pagka wala na si misis na ikakaganda, wala na ikababango, kahit puro pamilya, puro anak. So, minsan, nakahanap si kung sino ng mabaho. So, ganun. So, kaya natin na marunong tayo magbantay, no? So, we may have to deposit a godly spirit, no? A biblical pattern spirit, not a worldly pattern. And we should not have to lean on the religious order kung doon ka nang gising. Kasi ganyan din ako, hindi yan na, kaya naiintindihan ko yung iba kung saan ako nagising, doon ako mapapakamatay. So, nung naunawaan ko, so I may have to fight for what I have today, no? Kahit nasa ang antas pa kayo ng denomination, basta kay Jesus Christ lang. Wala nang iba. Wala nang iba dahil yung mga tinatawag kung ano-ano, walang halaga. It is only Jesus Christ, because Jesus Christ is the only one, the Son of the Father, who died for men, just only to save the soul of a man. It is only Jesus Christ, and no more and nothing else, and no other Jesus Christ would be to die again. No, just only for our sin. So, yun lamang po ang aking masasabi, naway naintindihan na yung spirit, kailangan na kung ano yung knowledge, no? The profession, the character, the vices, na, ano? So, dun tayo sa biblical pattern, no? Dahil si soul ang mag-gain, no? Because the soul will be the one to face the judgment of the Lord Jesus Christ. At yung katawan, walang kwenta yan. Kahit napayat ka pa, wala kang kinain, wala rin yan. So, yun lang po. Maraming salamat.